Pare, na-stranded ka lang sa isla kasama si Ivy. Tapos inisip mo nang ikaw si Nelson. Baka naman na-brainwash ka lang niya. Tito Robert, baka kayo makatulong sa akin. Simula nung bumalik yung alaala ko, ang boses niyo narinig ko eh. I guess it's about time na malaman mo ng totoo. Binapalaan kita. Kung ayaw mong mamatay. Nagkaroon ko ng amnesia. Ikaw si Nelson Solano. Oo nga, sinasabi ni Ivy all this time. Niloko niyo ako. I've been living a lie all this time. We were just looking out for your best interest. Ayaw naming mapatay ka ng pamilya Tan. Binago niyo yung pagkatao ko. Sinira niyo yung buhay ko. Pigo na talaga ako ni sa Santi niya. Alam mo, ginagamit lang niya si Bibi para mapalapit sa'yo. Wala naman talaga siyang paksa anak natin. Pasalamat na lang tayo, nag-donate siya ng dugo. Basta ngayon, kailangan maging mas mabait na tayo kay Santi. Kailangan natin siya para sa bone marrow transplant. Para kasi pinapamukha niya sa'yo, wala akong kwentang tatay. Eh, gusto lang naman niyang kunin si Risha. Di lang naman si Santi kasi yung problema mo eh. Nandyan din si Aling Laura. Paano kung malaman niyo yung totoo na hindi ko yung tatay ni Baby Third eh? Yun ang kinakatakot. Diyos ko. Inaapoy na lagnat si 30. Ha? Huwag dito, hospital. Dali sa doktor. Dali nga. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Nagawa sa akin ng pamilya ko to. And all this time, nagsasabi pala si Ivy ng katotohanan. Kailangan ko na mahanap si Ivy para masagot niya lahat ng katanungan ko. Pare, anong gagawin mo kung nagkita kayo? Magbabalikan kayo? Tandaan mo, kasal ka kay Laura. Akala ko ba magaling na ang apo ko? Akala ko ba ligtas na yung bata? Kayo ba, si Mr. Santi Borromeo? Sir, kailangan ho kasi namin kayong sino kulang yun? Ng dugo. Ito si Junior, sa... ito ang tatay nung baby. Akin na nga yan. Junior, magsalita ka. Ano ba? Ikaw ba ang daddy ni 30? Hindi. Paano mo nagawa ito, Junior? Ginawa mo kaming tanga ng tatay mo. Niloko mo kami. So, si 30, ano ka musta? Sorry na traffic ako eh. Ano ba? Ikaw? Malandi ka, mabait ka. Sabi mo mo saktan yung asawa ko eh! Magagalit sa'yo si Sito. Sorry po. Yan naman ang parati mo sinasabi. Puro ka sorry. Yan naman parati sinasabi. May pwede sinasabi. Na pumigil ka lang! Sorry! Nahialam ko yung beses ko na kayong binigo ni tatay. Pero hindi ko mapapabayaan si Rishan. Saan naman maintindihan na yun? Ginawa ka ng tanga ng pag-ibig mo. Kasalanan ko to eh. Dinadami pa kita sa problema ko. Problema natin, ha? Kasama mo pa dito. Sir, ma'am. Excuse me lang po, ha? Itatanong ko lang po kung dumating na po ba si Mr. Santi Borromeo. Hindi pa ho eh. Bumaba na naman po kasi sa critical condition si baby. Kailangan na po nating i-ready siya sa blood transfusion anytime po, ma'am, sir. Pasensya na po. Santi pa rin ang hanap niya. Tol, baka naman dapat ikasayulos eh. Alam naman natin eh kung yung pinili ni Rishel, di ba? Tol, alam mo kasi masakit. Bakit parang si Rishel pa kasi yung nag-aabod dun sa nangkagusaan eh? Isipin mo na lang para kay baby Tol dito. Isipin mo na lang na para sa baby niya ito ni Rishel. Yun nga, Tol eh. Wala mo lang akong magawa para sa anak namin. Pero wala akong kwentang kamay. Santi, thank you for coming on such a short notice. Of course. Anything for you, Rachel. Salamat talaga. Bigla kasing inapoy ng lagnat si Baby 30. Yeah, I know. Minbuti pa ako may pakinabang, di ba? Hindi naman ako basta-basta kumi-epal. Hindi naman kailangan. At
magmamagaling, pero wala naman may bubuga. Pare, pwede ba huwag magsimula ng gulo? O bakit? Napipikon ka? Tama na. Huwag kayo mag-away. You should all come through for baby 30. Tungkol mo na sandali. May pag-uusapan lang kami, ha? Maglasing ka dun. See you later. Uy! Tama na yan! Kanina ka pa seryoso eh! I thought for a second, wala na sa akin si Ivy. Akala ko mawawala na naman siya sa akin for a second time. Pare, alam mo, ang hirap ng sitwasyon mo. May asawa kang tao, pero ibang babae yung iniisip mo. I know. I know. It feels like I'm cheating on Laura emotionally. Alam mo, pare, hindi lang siya ang dapat mong intindihin. Nandiyan ang anak niyo ni Ivy, si Rachel. Ito yung anak ni Ivy Tan, di ba? Ako po yung anak niyong dalawa. Pati ikaw, dinadamay ng nanay mo para sa scheme niya sa akin. Pati ikaw, ginagamit ng nanay mo para makaganti dun sa asawa ko, kay Laura. Fine. Desisyon mo yan. Pero sana lang hindi dumating yung oras na ma-realize mo na tama yung sinasabi namin ni Mommy. Dahil kapag dumating yung time na yun, wala ka ng pamilyang babalikan. Ikaw naman ang maghahabol sa amin ng Mommy ko. Kaya nga, I've decided, sabihin ko na sa kanya yung totoo. Tapos sa tunay kong pagkatao. Silang dalawa ni Rachel. Tama na! Tama na! Tama na! Tama na sila ni Ivy. Ang gagamit, Alfred. Gusto lang din ang makasakit ng tao. Huwag mo pagsalita ng ganyan si Rachel. Ang kailangan naman gusto saktan si Junior eh. Teka nga muna. Bakit ba parang kinakampihan mo silang dalawa? Hindi ko siya kinakampihan. Sa akin lang naman, I don't know her side of the story. Ang hirap naman manghusga ng tao. Sige. Kampihan mo yung anak ko. Wala naman ako kakampi sa bahay na to eh. Ano ba? Magsama kayong lahat! Laura! Laura! Sigurado ka bang pwede nang ilabas sa baby 30? Ilang araw pa lang nakakalabas sa hospital, baka mabinag to, ha? Sabi naman ni Doc, okay lang eh. Tsaka mabuti na rin yan para makakuha naman siya ng fresh air tsaka ng sunlight. Sa bagay, si tatay mo nung dati, lagi ako nilalabas sa arawan eh. Pangpalakas daw eh. Ay, saglit lang, may naiwan ako sa loob. Yeah, patulong naman, no? Ah, sige pa. Sige. Batayin mo si baby 30, ha? Yes, ma'am. Alisin sa mata mo. Opo. Baby, sorry ka, ha? Nagkukuli lang si daddy, ha? Ayos siya lang yung sapatos.
dyan, Angel. Paano ba kasi nakalabas tong anak natin? Tosin bantay mo, tangatangay! Ay, bakit mo ba ako gusto ng kausapin? Eh, wala nang iwan kila Rachel tsaka kay Teddy sa bahay. Junjun, makinig ka sa akin. Gusto kitang kausapin tukos sa mag-ino. Gusto kong hiwalayan mo na si Rachel. Iwan mo na siya. Ano? Junjun, hindi mo naman tunay na anak si Teddy. May tunay na ama yung bata. Kaya pabayaan mo na sila. Huwag ka nang makisaw-saw sa problema nila doon. Naikasal kami na rin sa lukay. Hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Nagsumpaan kami. Hindi mo manaisip, anak. May anak yung dalawa. Anytime, pwede ka nang iwan. At sumama siya doon sa lalaki. Eh, ikaw? Dahil po hindi ka gawin sa akin ni Rachel. Mahal ko siya at mahal niya ako. Tawin na ako. Junjun! Jun! Hello? Hello? Sino po sila? Hello? Tito Alfred. Gigi. Si nanay po kasi, nag-away na naman sila ni Kuya. Umiiyak po sa baba. Sige, bababa na ako. Nag-away na naman daw kayo ni Jun. Hindi na naman kasi ni Jun si Rachel. Wala na siyang pakialam sa sarili niyang ina. I'm sure nahihirapan lang siya sa sitwasyon. Laura, intindi mo na lang. Kasal sila ni Rachel. Iniisip ko lang naman ang kapakanan ni Junjun eh. Ayoko nang siyang masaktan pa. Pero ewan ko ba kung bakit parang ako pa yung nagmumukhang kontrabida dito. Nawala na nga si Sito sa akin eh. Ngayon pati si Junjun nawala pa. Kamag-alala. Hindi ka naman kayo ni Gigi para sa'yo eh. I have an idea. Ba't hindi tayo mag-dinner out tonight? Tayong dalawa lang, para kahit pa paano makalimutan mo yung mga problema. What do you think? Is that okay? But before anything else, I have to go to the office, ha? Meron ko kailangan daanan. I'll just meet you there. Magpatid ka na lang sa driver. Okay? Salamat, Alfred, ha? Talagang parating nandito ka para sa akin. Thank you. I'm always here for you.
Kamusta yung lakad yun ni Nanay Laura? Bakit? Ano nangyari? Ano kasi? Galit pa rin siya. Gusto niya hiwalayan mo ako. Anong sinabi mo? Siyempre kayong pinili ko. Jun, siguro... dapat sundin mo na lang yung nanay mo. Bakit ba kailangan magsalita? Di ba narinig yung sinabi ko? Di ba ikaw may pinili ko? Tsaka kahit anong kulit naman ni nanay, ikaw pa rin naman yung pipiliin ko eh. Jun, kasi tama din naman si Nanay Laura eh. I took advantage of you. Kasi hindi totoo yan. Ako may gusto nito, okay? Hindi kita dapat dinamay sa problema ko. Bakit ba kailangan magsalita? Para naman pinagtatabuyan mo na ako eh. Baka pinagsisisiyan mo na kayo pinakasalan mo ako? Siyempre hindi. Iniisip lang kita, baka kasi nahihirapan ka na sa sitwasyon mo. Oo. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko. Pero di naman ibig sabihin nung sinusukuan na kita eh. Ang dami na kasing mangyayari dyan eh. Si Baby Third, di may sakit. Si Mami, hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Pakihinaan din ako ngayon. Kasi kaya kailangan natin maging matatagal. Mas kailangan natin yung isa't isa. Rachel, I have to see you. Now. Santi, this is not a good time. It's important. It concerns you and 30, so please. Kailangan kausapin si Santi. Oo, may pagkita sa tao. Importante daw eh. Mamaya na lang tayo mag-usap ah. Importante si Baby 30 eh. Kailan mo sasabihin sa asawa mo yung totoo? Tumitsempo lang ako. Yung sasabihin ko sa kanya eh, lagi na lang may nangyayari. Pare, she deserves to know the truth. Malalaman at malalaman niya rin na anak ko si Rachel. I know. Kung ako sa'yo, habang maaga pa, gawin mo na. Kaysa malaman niya pa sa ibang paraan. Pare, malaking problema yun. Huwag mo nang hayaan mangyari yun. Hindi. Oh, tahimik ka. Oh, gatas? Gatas mo. Pitumik ako. Phoebe? Sorry, bukas kasi yung gate kaya pumasok na lang ako. Ito, cupcakes para sa inyo. Pasensya ka na magulo. Wala kasi siya yung day off eh. Ah, si Rachel. Nakipagkita kay Santi. Hinayaan mo siya makapagkita kay Santi ng mag-isa? Eh, mag-uusap daw sila tungkol kay 3D. Junior, don't let the devil outmaneuver you. Alam mo naman kung gaano sila katuso. Naman yun. Well, ayoko lang naman kasi na dumagdag pa kayo sa bilang ng mga nag-asawa na naghiwalay. Kaya dapat tinilalaban mo din ang relasyon niyo. Phoebe, hindi ko naman nahayaan mo wala sa asin mo siya. Okay, 3D. Hello, Alfred. Nandito na ako sa restaurant.
matatagalan ka pa ba dyan? I'm on my way. Traffic lang dito sa C5. O sige, mag-ingat ka lang sa pagmamaneho, ha? Okay, bye-bye. What do you want now, Sariki? I just wanted to tell you that pinapabalik na ako ng magulang ko sa States. And, in fact, nakabili na sila ng ticket para sa aking flight. And, you don't need me, right? Hindi mo na kailangan dito. Wala nang silbi. Santi, paano si Baby 3D? Kailangan ka niya. Akala ko pa si June ang totoong tatay ni 3D. Right? So, you need him. You don't need me. Pero siyempre, Santi, ikaw yung biological father niya. Ikaw yung kamatch niya ng bone marrow. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Rachel, alam mo naman, there's only one thing that would make me change my mind. Santi, alam mo, hindi ko kayang ibigay yan sa'yo. Isa-isa lang muna. Simula tayo kay 30. Kasi siya hindi kaya ito isin ni Rachel. Eh. And then through 30, tsaka mo mabawi si Rachel. Ano pare? Iniisip mo pa rin ba si Rachel? Bakit hindi mo pa kasi siya lapitan? Marami na nangyayari sa kanya eh. Hindi ako nang dagdagan ang problema niya. Kaya nga, kausapin mo na siya. Ikaw rin. Baka wala ka ng balikan. I was so confused. Pero yun yung sinabi niya eh. Sabi niya siya daw yung tatay ko. Hindi ko lang yung nararamdaman ko eh. Galit ako, pero natutuwa ako. Mahal, bakit? May problema ba? Siyempre, lalong titindihan ang away ni nanay at saka si mami ayaw. Baka pag-agawin pa nila si Tito Ate. Okay. Totoo nga palang hinala ko. Ikaw nga si Sir Nelson. Lara, meron akong kailangan malaman. At least be honest with me. Ginamit mo ba ako para magiganti kay Ivy?